Good day po mga YouTubers at mga patients. At welcome to my channel once again. Napaka-interesting po ng pag-uusapan natin ngayon. At as usual po, tungkol din po ito dun sa mga usual dental ailments na sinasangguni ng mga pasyente sa isang dentist na katulad ko. Ang usual na dental ailments na mga tinatawag na isang pasyente sa aming mga dentista ay ang toothache, opo, toothache, yung pag sumasakit po yung ngipin. Ganyan naman talaga kayo, parang mga ex. Kung nasaktan na kayo sa iba, tsaka kayo babalik. Anyways, yun nga po, kapag ka sumasakit ang ngipin, tsaka pala tumatawag sa ano. Pero, hindi lahat ng sakit ng ngipin nagagaling po sa pagkabulok niya. Yung mga natural teeth natin na nagkakaroon ng sirang ngipin, na sumasakit, tinatawag po diba sa dentista. Pero hindi lang po yun ang tinatawag nila. Minsan po yung mga na-restored ng ipin na, yung mga napasta ng ipin, pagka natanggal yung pasta, sumakit ulit. Tinatawag din po yun sa aming mga dentista. Yung mga postiso po, pagka sumasakit yung gilagid o kaya nauga po yung pinagkakapitan niya, tinatawag din po yun sa isang dentista. Tsaka po yung mga tinatawag nating fixed partial denture. Yung po yung mga jacket at tsaka yung mga fixed bridge. Na paglagay po, hindi naman po siya masakit. Pero may time po, na mararamdaman ng isang pasyente na sumasakit po siya. Yun po yung tatalakayin natin ngayon. Kung saan po nanggagaling yung pagkakasakit nitong mga fixed partial denture at kung paano natin sila malulunasan. Ako po simulan nitong vlog na to. Kayo ba'y nakasubscribe na sa channel ko? Pag hindi pa, click nyo na po yung subscribe button pati po yung bell icon para lahat ng bago kong vlogs at ang gagawin ko pang vlogs ay ma-notify po kayo. It's si Dr. Joby, ang inyong kaibigang dentista. Welcome back po mga patients. Yun nga po, ang tatalakayin natin ngayon ay yung mga pagkakasakit ng ngipin dun sa ating mga jacket crown o kaya dun sa tinatawag natin fixed bridge. Bago ko simulan, punta muna po rin tayo sa basic. Kung saan hindi pa po nakakaalam kung ano po yung mga jacket crown at saka yung fixed. Tinatawag po kasi tayong removable denture at saka fixed denture. Dalawa klase po kasi ang prosteso. Kamukha nung tinalakay ko dun sa previous vlog ko. Kaya kung di pa kayo nanonood ng vlog na yon, panoorin po rin niya ito. Ito pong tinatawag natin na jacket crown at saka yung fixed bridge ay kasama dun sa mga dentures na hindi natatanggal o fixed partial denture. Kaya po nang sinabi ko dun sa previous vlog ko, ang fixed bridge po ay pinagdikit-dikit na jacket crown. Pero yung isa po, hindi po siya jacket crown, kundi pontic po ang tawag dun. Siya po yung nawawalang ipin na nire-restore natin o pinapalitan. Pinagawa po natin kapitan yung dalawang ngipin na nilagay natin ng jacket. Kaya naging tatlo po sila. Pag isa lang po, ang tawag po, jacket crown. Pag maramihan po, magkakadikit na jacket crown, fixed bridge po. Kung ito po yung nawawala nating ngipin, yung kakapitan po ay binabawasan natin ang bahagya para doon po yung gagawin natin poste o tinatawag nating abutment sa dental term po. Yung poste po yung abutment. So parang tulay po yung nangyayari, kaya bridge po yung tawag. Yan. Inalagay po natin siya dyan pagtapos ayusin. Yan. At sinesemento po. Yan. May dalawa po siyang ngipin na pamposte at ito po yung nawawalan ng ngipin. Tapos sa kanya, fixed bridge. So pag sinemento po, hindi po siya ditanggal. Kaya po tinatawag siya fixed partial denture. Partial po kasi ito lang po, hindi po buo. Pag buo po, complete. Pagka ito lang, partial. So, fixed partial denture. Tatalakayin natin ngayon, bakit sumasakit ang fixed partial denture? Kaya po ang title ng ating vlog ngayong araw na to ay Pain Under the Bridge. Kasi bridge po yan. So, bakit po nagkakaroon ng toothache o pain? Ito po kasi sa Pilipinas, pag nagpapagawa po ng jacket crown, o kaya tinatawag natin fixed bridge. Ayan. Binabawasan po yung ngipin, pero hindi po siya niro-root canal. Sa ibang bansa po kasi, niro-root canal. Pero minsan hindi rin. So yung iba gusto kasi nararamdaman pa rin nila na parang natural ng ngipin, andun pa rin yung nerve. Nararamdaman pa rin po nyo yung pressure kapag ka ngumunguya. Kasi nga po,
nandun pa at buhay pa po yung mga nerves sa ilalim nila. Baliktarin ko lang po kasi upper po ito talaga. Ayan. Kasi nahuhulog po. So, ganyan po talaga siya. Ayan, nasa taas. Ito po yung lower. Yung tinatawag natin maxilla. At ito po yung upper, yung mandible. Ito po yung fixed bridge natin. Ito po. Kakabit. Kakabit po natin. Kaya na sinabi ko kanina, mostly, ang nagpapagawa sa Pilipinas ng fixed bridge ay hindi niro-root canal yung mga kinakapitan ng ipin o yung abutments. Kaya minsan, kapag ang pasyente, malakas mumuya at may namuya kayo matigas sa pagitan ng fixed bridge at ng ipin sa baba, kakaroon po ng pressure. Yung pressure po na yun ay nagko-cause po ng pain. So, isa po yun sa pinanggagalingan ng pain sa ilalim ng ating fixed partial denture. Yung pressure ng kagat. Kung napakalakas po kumagat ng pasyente ng pagkain at mahilig po siya sa matitigas na pagkain, maaari pong panggalingan ng sakit ng ipin. Isa pa po ay ang maling pagsisipilyo. Kaya lang sabi ko, di ba, dapat po ipaikot po yung pagsisipilyo natin dito sa mga bagang o sa mga ngipin natin sa likod. Minsan po, hindi natin nalalaman na nagiging ganito po ang ating pagsisipilyo. So, yung taas po nung ating fixed bridge ay nagagasgas. Meron po tayong tinatawag doon na cervical area o yun po yung junction nung ugat ng ngipin at nung crown ng ngipin o cemento enamel junction. Napakasensitibo po ng part na yun. Lalo po pagka nagasgas po siya ng sipilyo. Kaya isa pa rin po yun sa pinanggagalingan ng sakit ng ngipin. Kasi hindi po dahil naka-fix bridge na tayo at naka-porcelain, hindi na po magagasgas. Ang nagagasgas po ay yung natural teeth at hindi po yung porcelain. Kasi yung porcelain po natin, hanggang dun lang po ang junction niya sa pagitan ng gilagid. So pag nakasgas po natin yung gilagid, na-expose po yung ngipin. So lumalabas po yung part ng ngipin na pwede natin magasgas. Pag nagasgas po yun, doon po nagsisimula ang pain. Kaya sumasakit po ang fixed partial denture natin. Susunod po na pinanggagalingan ng sakit ng ngipin doon sa ating mga fixed partial denture ay ang bad oral hygiene. Kung tamad po tayo magsipilyo at isang beses lang tayo nagsisipilyo sa isang araw, sasakit po talaga yung mga ngipin natin. Kasi yung mga pagitan po na yun ay nalalagyan po ng mga pagkain na tira na pagkain na kinakain natin sa araw-araw. At pagka meron po tirang pagkain doon at hindi tayo nag-toothbrush, pupunta po yung mga bacteria doon at sinisira po niya yung ipin. Kaya po ng pag-toothbrush, kung nagagasgas, nagpo-produce din po ng acid itong mga bacteria na siyang nagpapasira po doon sa ating mga ipin. Kaya po siya sumasakit. Kailangan po natin palagi ang linisin ng ating fixed bridge. Kasi tandaan po natin na ito po ay postiso at hindi po ito natural ng ngipin. Isa pang pinanggagalingan po ng sakit ng ngipin sa ating mga fixed bridge o fixed partial denture ay yung tinatawag na systemic disease. Yun po yung mga pasyente na may mga sakit na kamukha ng diabetes. Alam ba ninyo na pag may diabetes sa isang tao, very prone na masira o magkasakit ang mga ngipin? Opo. Kasi pag may diabetes po, karaniwan po ay namamaga po yung gums natin. Ngayon pag namaga po yung gums, may tinatawag po tayong resorption o pagurong po nito. So, imbis na nakadikit po siya sa ating mga fixed bridge, minsan ay umaangat siya at na-expose na po yung part ng root ng ngipin natin na tinatawag natin cementum. Yung sa labas po kasi ng ngipin natin, yung tinatawag na enamel, doon po yun sa crown. Pagdating naman po doon sa root portion, ang tawag po doon ay cementum. Sa crown, enamel, doon po sa root portion, cementum. So pag na-expose na po yung ating mga cementum, dahil nga po sa pamamagka ng gilagid, dahil may sakit tayo yung diabetes, pag nag-toothbrush po tayo, pwede po yung magasgas. At yung may mga diabetes po na tao, ay prone din po doon sa mga dental caries. Kasi po yung mga bacteria, ay kumakapit doon sa gums, ay maaari mag-produce ng acid
na makakasira doon sa ating mga ngipin. So, paano natin maiwasan itong mga tinalakay natin na cost nitong pain sa fixed bridge o fixed partial denture? Nung una, pagkakayanin po ng budget natin, na magparoot kanal tayo, pag magpapagawa tayo ng tinatawag na fixed bridge, ay magparoot kanal na po tayo. Karaniwan po kasi, kaya hindi nagpaparoot kanal dito sa Pilipinas, yung mga pasyente, ay doon pa lang po sa fixed partial denture, napakamahal na po. Ang range po kasi ng presyo ng kada ngipin ay conforme doon sa mga dental clinic. Sisimula po yan minsan sa 5,000 hanggang sa 20,000. Lalo na po yung mga pure porcelain. So, sisimula po yun sa mga 15,000 to 50,000 ang kada isa po. So, napakamahal po. Kaya, nalilimutan na rin po o hindi na rin po nila pinaparoot kanal yung mga ngipin. Isa pa rin po yung mga schedule nila. Kung busy po sa trabaho, kasi po kailangan i-root kanal, matagal pa pong procedure yon bago lagyan ng fixed bridge. Iniisip na lang po nila na lagyan na kagad ng fixed bridge kaysa magpa-root kanal. Susunod po yung pag-maintain ng good oral hygiene. So, mag-sipilyo po 2 to 3 times a day. Ang minimum po ay 2 times hanggang 3 beses po isang araw. Kasi 3 beses po tayo kumakain. So, pag nalagyan po ng pagkain, dapat linisin natin ang ngipin. Hindi lang po sapat yung pag-toothbrush. Kailangan din po ng dental floss at saka ng tongue cleaner. Bakit po napaka-importante na mag-toothbrush, mag-tongue cleaner, tsaka mag-dental floss? Kasi yung pong mga paraan na yon, naiwasan natin yung pagkakaroon po ng bacteria sa mga pagitan ng ating mga ngipin at sa parte ng ating bibig. Kasi nga po yung bacteria, siya po yung nagpo-produce ng acid na sumisira doon sa ating ngipin. Pag nag-produce na po siya ng acid at nasira yung ngipin, doon na po naumpisa yung dental pain. Kaya nga po meron pa po tayong mga oral rinse, di ba? After toothbrushing, flossing, and tongue cleaner, kailangan pa rin po natin ng mga oral rinse. Pero yung mga oral rinse po, upon the recommendation po yun na inyong dentista. So yun po, toothbrushin natin yung ating mga ngipin. Tandaan nyo, 20 to 30 minutes pakatapos kumain. Hindi pakatapos agad kumain. At gumamit tayo ng dental floss pakatapos mag-toothbrush at tongue cleaner para malinis natin ang ating dila para maubos ang mga bakterya na maaaring sumira sa ating mga ngipin. Pangatlong tinalakay natin, yung merong systemic disease o yung may mga diabetes na maaaring makapag-contribute sa pagkakasakit ng ngipin, ay dapat kumonsulta po sa kanilang general physician. Tama. Punta po sa dentista at saka sa general physician. Kailangan ng general physician para po ma-maintain nila yung kanilang sugar level. Lagi po natin tandaan na pag-maintain po yung sugar level, healthy po yung gums. Hindi po siya mamamaga. At pag walang pamamaga, walang pananakit ng ating mga fixed bridge o ating tinatawag natin fixed partial denture. So mga patients and YouTubers, sana may natutunan kayo ulit na bago ngayon na information sa vlog kong ito. Pero kung meron pa po kayong questions and suggestions, ilagay niyo po sa comment section at doon po sa mga gusto magpa-shoutout. Pa po naka-subscribe, click the subscribe button and also the bell icon para ma-notify po kayo ulit kung meron akong mga bagong vlog na gagawin tulad nito. Hanggang dito na lang po ulit itong vlog ko for today. So ito po ulit si Dr. Joby na lagi nagsasabing, start your day with a smile and keep on smiling. Ako ay dentista, ang kanyang din.